May isang lalaki sa US ang kamakailan lang ay lumipat sa isang bagong tahanan kasama ang kanyang buong pamilya. Pero sa loob lang ng ilang araw na pananatili nila sa loob ng bahay na ito ay nakakarinig di umano sila ng mga kakaibang tunog at may mga nararamdaman silang kakaiba. Kung kaya naman sa tingin nila ay posibleng haunted ang bahay na ito. Naisipan ng lalaking ito na idokumento ang kanilang mga nararanasan at narito nga ang kanyang mga nakukanan. You got a second. It only take a second. Dude. I don't know, man. Oh, no. No, no, no. Did you see? No way. Dude, I'm out of here, dude. No way. Let's go, dude. See, you hear that, right? Yeah. Alright, guys, I have to start recording. And we keep hearing these things. Dude, you hear that, right? Yeah. Don't tell me it's just me. That's ridiculous, man. I don't know. Sa unang clip, maririnig ang pagsara ng pintuan ng kanilang banyo. At nakita niya sa bahaging ito ang aktwal na kusang pagsara nito. Sa ikalawang clip naman, nakarinig naman siya ng mga tunog sa loob ng kanyang bahay. At nakita niya rin na bigla na lang bumukas sa mga cabinet na ito. Pero wala naman siyang nakikitang kahit ano na posibleng gumagawa ng mga ito. Hanggang sa isang gabi, muli siyang nakarinig ng mga tunog. At sa pagkakataong ito ay meron ng nahagip ang kanyang kamera. Okay. I have to start recording because we've started to hear more things around the house. And kind of nervous. Yeah. Okay. Nang sinubukan niyang i-check ang lugar kung saan siya nakakarinig ng mga tunog, nakita niyang humagis ang bagay na ito at nakataob na rin ang isa sa kanilang mga upuan. At nang muli niyang ipaling ang kamera sa kanilang sala, ay nakuhanan niya ang isang itim na figura na animoy isang tao na wala naman kanina noong mapadaan siya dito. Ayon sa lalaking ito ay hindi niya di umano ito nakita noong gabing nakuhanan niya ang bidyong ito at nakita na lang niya ito matapos niyang mapanood ang bidyo pero di pa siya nagtatapos. Alright, I have to start recording again. I know I just heard something. Habang sinusubukan niya ulit na idokumento ang mga nangyayari sa loob ng kanyang bahay, nakita niya mula sa pintuang ito ang isang itim na figura ng animoy isang tao na naroon sa loob ng kwarto. Sinubukan niyang buksan ang kwartong ito pero wala naman siyang nakitang tao na naroon.
Matapos ang pangyayaring ito ay wala nang naging balita sa kanya at kung ano na ba ang nangyayari ngayon sa kanilang tahanan. Pero totoo nga kaya mga nakuhanan niya sa mga bitsyong ito? Posible nga kaya na haunted ang bago nilang bahay? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong mga opinion. Ang ghost hunter na si Franco na may-ari ng YouTube channel na Franco TV ay muling bumalik sa isang sementeryo sa Peru na kung saan ay madalas siyang may makuha ng pagpaparamdam at mga aparisyon. At sa pagkakataong ito ay sinubukan ni Franco na mangalap ng mas marami pang patunay na ang sementeryong ito ay haunted. So I just made it to the graves of where all the children are and the babies. If you look here, you see what I'm talking about. If I see something or not, or if that's a balloon. I heard a noise just now, but what the fuck is that? Right there, I'm gonna zoom in. What the fuck is that? I'm gonna shine it with the flashlight. Again. What is that? Unang nagtungo si Franco sa libingan na para sa mga bata at dito ay narinig niya ang boses ng isang bata. Maya-maya pa ay nakita naman ni Franco sa bahaging ito ang tila isang tao na nakasilip sa kanya at agating nagtago. Na nung sinubukan niyang sundan ay tila ba bigla na lang naglaho. Matapos ito, nagpatuloy sa pag-iimbestiga si Franco. Pero bago pa man siya makalayo sa libingan ng mga bata. I don't know if you guys can see it, but right up there. Yep, you see what I'm talking about? I don't know who that is. I'm not even gonna worry about them for now. I just want to see if I could see whatever the hell that I... just got something just sticking their head out right over. Nakapukaw ng atensyon ni Franco ang tila isang tao na tinututukan siya ng flashlight mula sa entrance ng nasabing sementeryo. Pero nang mapalingan si Franco sa mga puntod, muli niyang nakita ang isang itim na pikura ng tao na nakasilip sa kanya at agad ding nagtago. Sinubukan pa itong sundan ni Franco pero katulad lang kanina ay bigla na lang din itong naglaho. Matapos ito ay nagtungo naman si Franco sa estatwa ng isang batang lalaki na nagngangalang Ricardito na isa sa mga sinasabing nagmumulto sa lugar na ito. Hola Ricardito. ¿Qué está? They got him with all his attire. He's wearing everything right now. But right here I have a cat ball and I want Ricardito to touch it. Ricardito, ¿tú puedes tocar la pelota? Can you touch the cat ball? When it turns off, preferably. Come on, turn off. Do it. There it is. Can you touch the cat ball for me so I know I'm not alone?
I want to know that you're here with me. What was that? I just heard something weird. Ricardito, all I need you to do is touch the ball for me. Can you do me that favor? Ricardito? What the f*** am I hearing? Hearing somebody yelling back here. Naglagay si Franco ng catball sa estatwa ni Ricardito at humiling siya dito na pagalawin ng mga ito. At bagamat hindi naman umilaw ang mga catball, ay nakarinig naman si Franco ng boses ng isang bata mula sa malayo. Here it is. Hopefully I don't get shot. Turn my light on. Not much has changed. If there's any spirits here with me that would like to communicate, let me know, because I am risking my life being here and I might become one myself. Can you give me a sign that you're here? Anything? I just got a whistle. That could have been from outside though. Nagtungo si Franco sa puntod ng di man ay isang mangkukulam, kung saan madalas siyang may makuha ng aparasyon at pagpaparamdam sa mga nakaraan niyang pagbisita dito. At mula nga sa nakasetup niyang kamera, ay nakuhanan mula sa bakaking ito ang isang itim na figura ng animo isang tao na nagmamasid sa kanya. Hindi ito nakita ni Franco noong mga oras na ito at nakita na lang niya ito matapos siyang i-review ang mga kuha ng kanyang kamera. Pero mga multo nga kaya ang nakuha na ni Franco sa sementeryong ito? Kayo, ano sa tingin niyo? Ang Indonesian YouTuber na si Maman, na may-ari ng YouTube channel na Om Maman New, ay nagtungo sa isang gubat sa Indonesia kung saan sinasabing nagmumulto at nagpapakita ang demon ay isang babae. Sinubukan niya maglibot dito sa kalagitnaan ng gabi para alamin kung may katotohanan nga ba ang mga kwentong ito. Tadi barusan loh, kayak ada suara tertawa di sini. Itu suaranya dari atas teman-teman. Astaghfirullah. Astaghfirullah. La ilaha illallah, aku kok kesini sih? Astaghfirullah. Assalamualaikum.
Astaghfirullah. 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 Dengerin suara kecil. Matapos ang ilang minutong pag-iikot ni Maman sa loob ng gubat, ay naisipan niyang maupo at magpahinga muna. Pero dito na siya nagumpisang makarinig ng poses ng isang babae na nagmumula sa kanyang paligid. Sinubukan niyang hanapin ang pinagmumula ng mga boses na ito, at mula sa tabi ng punong ito ay nakita niya ang tila isang babae na may mahabang itim na buhok at puting kasuotan na nagtago sa likuran ng punong ito. Sinubukan pa itong sundan ni Maman, pero nang makarating na siya sa puno ay wala na roon ang babae. Dahil dito ay napatakbo na siya sa takot, at habang tumatakbo siya ay maririnig pa ang boses ng babae na tila ba sumusunod ito sa kanya. Pero totoo nga kaya mga nakuha na ni Maman sa bidyong ito? Isa nga kayang multo ang nagpakita sa kanya? Kayo na ang bahalang umusga. Hi guys! Meron ba kayong mga nakakatakot, mga nakapangingilabot o makapanindig palahibong karanasan? Yung mga pangyayari na hindi nyo nakuhanan sa camera pero gusto nyong ikwento sa iba? Maaari nyo na yung ipadala sa ating Facebook page at kami na mismo ang bahalang magkwento nyan sa iba dahil meron tayong bagong segment na pinamagatang MKK o mga kwentong kababalaghan na kung saan ay babasahin namin ang inyong mga kwento. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ibahagi nyo na ang inyong mga kwentong kababalaghan. Ang Japanese Ghost Hunters sa sina Tomo at Hiro ng YouTube channel na Umaga Toki Film kasama ang kanilang cameraman na si T ay muling binisita ang isang abandonadong bahay sa Japan na binansaga na Triangular House na marahil dahil sa ang bahay na ito ay may hugis na tatsulok. Sinasabing sa bahay na ito noon ay may isang matandang mag-asawa ang naniraan. Subalit sa di malamang dahilan ay bigla na lamang nagpatiwakal ang matandang babae sa kanilang hardin. At mula noon ay nagsimula na di umano ang mga pagpaparamdam at pagpapakita ng umano'y multo nito na siyang dahilan kung bakit hindi di umano tumatagal ang mga taong sinubukang manirahan dito. Sa naunang imbestigasyon na Tomo at Hiro sa bahay na ito ay wala naman silang nakuha ng kakaiba pero ramdam nila na may kakaibang presensya na naroon. Kaya naman sinubukan muli nilang mag-imbestiga para mangalap ng mga patunay na ito ay totoong haunted. Toriaezu, itan chotto gurutto maatte miru. Just matte hora, chotto matte ima. Zushi っていう。前回はでもこれ一人の時すごかったんだけど、幸先が良いと言えるんではないでしょうか。これ。何なんだろうね。そう。すごい気になるけど。ちょっとさ、トモさん向こう回ってみて。ご飯出すにしてもちっちゃくない？ちっちゃいよ。大きい皿とかさ、お盆。そうそう、お盆だったらもう無理だよね。無理だね。薬を出すね、こうそうやってさ、見るぐらいしかさ、まあ、できないよね。ちっちゃいもんね。本当に。うん。元気いいなんて言って。うん。そういうこと？いや絶対違う。でもまあおかしい。何を何だろうね。本当に分からん。まあ比較的ね、1階は ilang minuto pa lang ang tatlo sa loob ng bahay ay nagumpisa na agad silang makarinig ng mga tunog. At mula sa bahaging ito habang abala sila sa pagtingin sa isang butas sa dingding ay nakuha na ng kanilang kamera ang isang puting imay na animoy braso ng isang tao. そうだね。ああ出ましたね。どっちだ。こっちか。あれ？こっちか。そっちか。こっちは？開かない。こっちは？あ開かないんだこれ。開かない。
あれこれやっぱ開かなくない？いや開かない。なんか全部揃っちゃってない？そうそうそう。じゃあ問題の、はい、いよいよ行ってみようか。でこの謎階段ね。うん。うわっ、嘘。え？なんか待て、違うか。ね、何が？なんか見えたね。え？嘘。なんか蚊が見えた。わかん、違うか、気のせいか。Pumasok sila sa isang maliit na kwarto na binansagang triangular room. At sa paglabas ni Hiro ay napatingin siya mula sa hagdanan na kung saan ay nakikita niya mga pangito na bigla na lang ding naglaho. Matapos ang pangyayaring ito, bumalik ang tatlo sa kanilang sasakyan at napagkasunduan ni Natomo at Hiro na magsalitan sa pagpasok sa loob ng abandonadong bahay. At ang unang ang pumasok ay si Tomo. Kensho 1番手に任命されてね。今、早速家の中入ってきました。早速。あれ、扉。いや、やっぱ声とか物音とかはすごいしてる。まあまあちょっと敏感になりすぎてるとこはあるとは思うんですけど、あ、ここが三角の部屋ですね。でちょっと待機してみようか。いやしてる。足音してないですか？しばらく検証してみたんですけど、まあ音はすごいします。でもなんかね、1回目やってみてまだ足りないよ。まあでもね、とりあえず1回目なんで、しばらくやったんで車戻ってヒロ君に交代したいと思います。ではね、僕の番となりました。まあ僕はね、前回も一人でやっているので、この家が一人になるとどう牙を剥くかっていうのはですね、理解しているつもりではいるんで、非常に恐ろしいですね。僕もちょっとぐるっと見ていこうか。まだ距離は遠いな。おっ、びっくりした。ちょっと待ってくれ。風？いや風じゃないよね。あ、ちょっと待って。なんで閉まってんの？開けていかなかったっけ？ちょっと一回電話しようか。もしもし。もしもし。あ、もしもし。ちょっとね、まだね、今ぐるぐる家を回ってさ。はいはいはい。一周目が終わった。2周目行こうと思ったらなんか違和感、すごい違和感があってさ、登ってったらあの三角の部屋、はいはいはい、あそこをさちょっと開けっぱなしにして1周目回ってさ登っていこうと思ったら閉じてんのよ。で今やま、マジやばい、これ両方閉まってんだけど、何これ、どういうこと。ぐるぐる何周も回るのにさ、いちいちドアなんて閉めてくわけないじゃん。俺も閉まなかったもんだって。閉まってんのよ。とりあえず三角の部屋の方開けるわ。いや、う、待って、なんか変な匂いするわ。匂い、なんか分かんない、さっきから匂いした。なんかすごいカビ臭いな。なんか冷たいし、カビの匂いした？三角の部屋って。いや、俺の時はしなかったよ。してないよね。僕もさっきしてなかったと思うんだけど、なんかなんもないな。っていうかここも閉まってるもんね。あー、しんど。まあでも3周はしないとな。っていうかそうだよね、さっき落としてたもんね、ガチャンって。これなのかな。うおおおお、
今閉まった、今閉まった、向こう今閉まったよ、ここ、この扉今閉まった。いや、こんなんだぜ、だって。誰かいますか？おいおい、2周目だぜ、まだ。ちょっと閉めてくか、怖えわ。Pumasok si Tomo sa loob ng triangular room at makalipas ang ilang minuto ay nakarinig na siya ng mga yabag mula sa labas. Matapos ito ay si Hiro naman ang pumasok sa loob ng bahay na nakarinig naman ang pagsara ng mga pintuan. Yun ay kahit wala namang ibang tao na naroon bukod sa kanya. Oyase taigao nan de ne, dochira ka to iba. Chotto knock shite miyou ka. ノック聞こえた？今ちっちゃくコンコンと聞こえんかった？え？ちょっと何？今いるのかな？見えないだけっていうのあるのかな？人立ってなかった。気のせいか。自分が反射して映ったのか。なんか今外に人が立ってるように見えてますけど、この庭でね、女性が首を吊ったっていう噂がある場所なんで、ちょっと気になるんで、ちょっと外出てみますね。ちょっと行ってみようか。ちょっとこのナイトショットだけで。上から足音してたね。してる。よし、もう一回行こう。うわ、すごいシーンとしてます。結構入る、入ってるんじゃないかなと思うぐらい聞こえてますけど、なんかね、近づいてきてる気はすごいするんですよ。Sinubukan ni Hiro na kumatok sa pintuan ng isang kwarto at dito nga ay nakarinig siya ng mahihinang pagkatok na tila ba may sumasagot sa kanya. Pero nang buksan na niya ang pintuan ng kwarto, wala naman siyang nakitang tao na naroon. Matapos ito, si Tomo naman ang muling pumasok sa loob ng abandonadong bahay at ginamit niya ang kanyang night vision camera sa hardin kung saan sinasabing nagpatiwakal ang matandang babae. At bagamat wala namang nakita si Tomo sa kanyang night vision camera, ay napansin di umano ng ilan sa kanila mga viewers ang tila mukha ng isang matandang babae sa bahaging ito. Matapos ito ay muling pumasok si Hiro sa loob ng bahay at sinubukan din niyang magkulong sa loob ng triangular room. Tututing kasi niyo ko. Ina krami. Mate. Sudote. Oto kikoeru zo.歩き回ってる音聞こえるわ。これきしみじゃないと思うけどな。今すごいこのドアの向こうにいる気配すごいわ。なんかドアノブを握られてるような感覚が。
っぱいないんだよな。やっぱりこっちから近づこうとすると遠のくね。改めてもう一度暗闇で待機してみます。いやいやいやいやいや、おかしいだろ。Makalipas ang ilang minutong paghihintay ni Hiro sa loob ng kwarto, ay nagumpisa na siyang makarinig ng mga yabag mula sa labas. Pero sa tuwing lumalabas siya para alamin kung sino ang lumilikha ng mga tunog na ito, ay wala naman siyang nakikitang kahit ano. Di pa siya nagtatapos. Ako lang ka na. ダメだな、やっぱもう今気配ないもんな。落としてるわ。前と同じツルツル。何これ。え、何この音。え、なんか何この音。今車、ちょっとやばい。え、え、などういうこと、どういうこと。ちょっと待って、うん、いや、今ちょっと目の前にいるわ。目の前にいる、なんだろうこれ。今こっちに、あ、行ける、どこ、どこにいる。目の前にいたらどうしよう。おお、びっくりした。え、いた、なんかいた、なんかいた。いなかったよ、階段。なんかいなかった。いや、もう行こっか。Muling pumasok si Hiro sa loob ng triangular room at makalipas ang ilang minuto, muli siyang nakarinig ng mga tunog sa labas ng kwarto at nakita niya mula sa siwang na ito ng pintuan ang anino ng animoy isang tao na nakatayo sa tapat ng pintuan. Tinawagan nito mo si Hiro para magpasundo dito at nakita ni Hiro ang pag-alis ng aninong ito. Binuksan ni Hiro ang pintuan at nakita niya si Tomo na dumating para sunduin siya. Pero mula sa kuwang ito ng kamera, habang isinasara na ni Hiro ang pintuan ng kwarto, makikita ang imaheng ito ng animoy mga binti ng isang tao. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Natomo at Hiro ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong bahay na ito sa Japan. Mga multo nga kaya ang nakuha na ng kanilang kamera? Kayo, ano sa palagay nyo? Ang UK Ghost Hunter na si Adam, na may-ari ng YouTube channel na Adam Mark Explores, kasama ang kanyang kaibigan na si Erin, ay sinubukan mag-imbestiga sa isang abandonadong bahay sa UK na pinaniniwalaang haunted. At sa kanilang ang ginawang imbestigasyon, if there's anyone in this house that would like to communicate with us tonight,
My name's Adam. I'm here with Aaron. We don't mean any harm being here whatsoever. We are just here to communicate. We're not here maliciously or to damage anything. Brave. Yeah. We are just here to try and converse with someone, basically. Pray. Is there anybody that would like to communicate tonight? You can come towards us. Hello? Something's happened on that glass or that pot. No, not me. No, not me. No, not me. No, not me. Right, put that there. Literally just heard tapping on here. Like that? Yeah, I heard it. It was that, wasn't it? Yeah. Strange. Okay, yeah, so we've just heard a knock coming from this end of the house. Don't know if it was this room. But the K2 device went off. Can you set that off again on the bed? Is that possible? Maybe you can make another knock for me? These curtains are moving. Well, the whole house is boarded up, so... You see that, right? Slightly. There. Oh, no. We're good. Okay. The window's smashed. That panic here. Sinubukan makapag-ugnayan ni Adam sa mga kaluluwa na posibleng naroon sa pamamagitan ng dala nilang Obelus at nagumpisa na nga itong magbigay ng mga salita. Sa bahaging ito ay nakarinig naman si Adam ng tunog mula sa pasilyo at sinubukan nilang hanapin ang posibleng pinagmulan nito. Dito ay narinig naman nila ang pagtunog ng babasaging ito at may nai-record na boses ang kanilang kamera. Pero mula sa bahaging ito ay merong napansin ang ilan sa kanilang mga viewers na hindi nila nakita ng mga oras na ito. Nakita mo ba? Kung hindi ay narito muli ang video at pagmasdan mo ito ng mabuti. Okay, yeah, so... We've just heard a knock coming from this end of the house. Don't know if it was this room. But the K2 device went off. Can you set that off again on the bed? Is that possible? Maybe you can make another knock for me? Sa bahaging ito ay makikita mula sa salaming ito ang pagdaan ng isang anino sa kama na tila ba papalapit kay Adam na hindi naman napansin ang dalawa ng mga oras na ito. Makalipas pa ang ilang minutong imbestigasyon ay nagpa siya ang dalawa na lumabas muna ng abandonadong bahay para doon ituloy ang kanilang imbestigasyon. Habang sina Adam ay nasa labas ng abandonadong bahay, napansin ng kanilang mga viewers mula sa bahaging ito ng video ang diyaman na isang puting imay na animoy tumatakbo palayo sa kanila.
mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakukuhanan ni na Adam ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong bahay na ito. Mga multo nga kaya ang nahakip ng kanilang kamera. Kayo, ano sa tingin nyo? Ang video ng ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa Cesar Salro. At mula naman ito sa YouTube channel, The Made Sun, na kung saan makikita sa CCTV footage na ito ang isa sa mga gasoline boy na meron di manong nakitang multo. Mula sa CCTV footage na ito, makikita ang isang gasoline boy na tila sinusubukang magkarga ng gasolina sa isang customer. At ayon sa babae nagsasalita sa video ito, ay nakikita di umano ng gasoline boy ng mga oras na ito ang isang babae na may daladalang galon. Pero matapos na hindi maglabas ng gasolina ang pump, ay chinek ito ng gasoline boy. At sa kanyang muling paglingon sa babae, ay laking gulat niya nang makita niyang wala na ito roon. Dito na niya napagtanto na posibleng hindi isang buhay na tao ang kanyang naging customer nung gabing ito. Ang mga litratong inyong makikita ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Christopher Echepare Perez, na ipinadala naman di umano sa kanya ng isa sa kanyang mga katrabaho. Ayon sa kanya ay kuha ang mga litratong ito sa isang university sa Mandaluyong na hindi ko nalang papangalanan. At sa mga litratong ito nga nakuha sa nasabing university ay makikita di umano ang posibleng isang multo at kapre. Mula sa unang litratong ito makikita ang mistulang isang tao na merong puting kasuotan na mukhang nakuhanan sa loob ng university isang gabi dahil makikitang madilim ang paligid. At sa ikalawang litratong ito naman, makikita ang tila isang tao o nilalang na nakuhanan sa hagdanan ng ito ng eskwelahan. Ayon pa sa ating sender ay marami na di umanong mga kwentong kababalaghan ang nagmula sa nasabing university. Kabilang na nga dito ang mga pagpaparamdam at pagpapakita ng iba't ibang mga multo. Pati na rin ang kwento ng kapre na naninirahan sa isang puno na malapit sa university na ito. Nanindigan din ang ating sender na totoo ang mga litratong ito at hindi gawa-gawa lang. Pero katulad pa rin ng dati, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Narito na naman tayo sa bahagi ng ating episode na isa na namang nakakagulat at nakakapangilabot na video. Kaya naman muli akong nagpapaalala na kung kayo ay may sakit sa puso o masyadong magugulatin, ay mas makabubuti kung i-skip nyo na lang ang video ng ito. Ang video ng ito ay isa lamang POV o short film at hango ito sa totoong kwento ng isang babae nang isang gabing siya ay makaranas ng pagsanib. Oh.
Lambat pula ni Grab. Leave it at the doorstep! Leave it! Leave it! Leave it at the door! Waalaikumsalam! Sabar apa ni? Leave it just... Not the time lah. Not the time to main-main lah. Please lah. Ah, sampai pun. Eh, asal kau tak tahu nak tunggu lah? Ketuk pintu rumah aku macam orang gila tadi. Tak tahu nak sabar eh? Eh, kalau kau tak boleh sabar, jangan kerja macam ni. Kat luar sana ada banyak kerja lain. Ketuk pintu orang macam orang gila. Oi! Makanan aku mana? Naga. Eh, habis duit? Oi, takkan tak payah bayar? Eh, rasa kau lah nak. Faham aku nang kumang sekarang. Habang nanonood ang babae sa kanyang TV, ay makikita na sa bahaging ito ang isang itim na pikura na animoy gumagapang patungo sa kanya. Nakatulog siya at sa kanyang muling pagkising ay narinig niya na may kumakatok sa pintuan na nung una ay inakala niya na isang delivery rider. Pero sa kanyang pagbukas ng pintuan, wala namang tao na naroon. Maya-maya pa ay dumating na ang delivery rider at nakita nito ang isang multo sa kanyang likuran. At dahil sa takot ay dali-dali itong umalis at hindi na kinuha pa ang kanyang bayad. Eh, paham orang macam ini naman sekarang. Malas nak kerja, tak tahu nak sabar. Guys, kenapa ni? Naya. Habang siya ay naghuhugas ng kamay sa loob ng banyo, nakita niya mula sa salaming ito ang nakapangingilabot na multo na nakasilip sa kanya. At nang magtangka siyang tumakbo sa pintuan, ay sumalubong naman ito sa kanya. Ilang oras siyang nawala ng malay at nagising na lamang siya nang makarinig siya ng mga taong nagdadasal sa kanyang paligid. At hindi niya pa napagtatanto ng mga oras na ito na siya ay sinasaniban. Na habang normal niyang nakikita ang mga tao sa kanyang paligid, ay iba naman ang nakikita ng mga taong ito.
Nagpatuloy ang grupo sa kanilang pagdadasal upang mapaalis ang kaluluwa o entity na nasa loob ng kanyang katawan. At mula sa bahaging ito ay makikita ang isang itim na figura na siyang kumokontrol sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto ay matagumpay nilang naisagawa ang eksorsismo at napalayas nila kung anumang nasa kanyang katawan. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video nito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano, paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!